ang lumang tunog ng AM. Nakamahang sungasyon na ako ngayon. Wednesday edition ng Ball Jack. Of course, May 2020. Ito po. Yes. Vera, samahan nyo kami sa dalawang or isang oras pala ng Boljakan at Kabugan dito lamang sa inyong pambansang Pampagana sa umaga, Radyo 5, 92.3 News FM, and of course, sa ating tahanan ng 1PH Signal Channel 1, kasi kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Ako, si Attorney Bruce Revell. Magandang umaga mga kapatid. Happy midweek po sa inyo. Yan ay para sa mga nagtatrabaho attorneys ay ramdam na ramdam ang midweek. Ano? Excited for the weekend. Ako po si Mel Nasmanyo. Sa mga nais pong sumali sa aming talakayan, I'm sure you have your own opinions po na gusto nyo i-share sa amin. Pwede nyo lang pong ilike ang aming official Facebook page, Radio 5, 92.3 News FM. Pwede po kayong mag-comment dyan at mag-share din po. Maaari nyo rin pong ilike at i-follow ang aming official Facebook page na Ball Jack. Attorneys, sa nagtatanong na saan ang Attorney Jess, medyo masama po ang pakiramdam. So, let's pray na he'll get well soon. Yeah, siguro ano lang, siguro baka under the weather. Kasi uso din ang flu ngayon, kapatid. Kaya, tama, ulan araw. Extra careful and extra care kasi sa atin. Actually, nakakatawa nga eh, kasi hindi ko alam kung may internet ako o wala sa bahay. Eh, ay. Internet, di ba? Oh, Internet naman to. Nakapasok ka naman, so confirmed. Oo. Wala akong makita, wala akong makita ng script COVID natin. Nakita mo na yung COVID stats? Yeah, wala akong makita ng dito, naghahanap ako kanina pa, but anyway, pati nga ang Facebook Live ay hindi ko pa na ma-share kasi wala. Anyway, guys, meron tayong Facebook, aside from Facebook Live, meron tayong YouTube. If everyone knows it, meron tayong YouTube na kasi simula ba lang or pero nagda-download na sila ng ating mga past episodes, kaya kung gusto nyo mapanood, bonggang-bonggang may YouTube na rin tayo. Attorney, gusto mo basahin ko itong confirmed cases kung hindi mo pa nahahanap? Nahanap mo na. Okay. Ayan, go. COVID case as of May 19, 4 p.m. according to the Department of Health. Confirmed new cases, 224. Total case natin is 12,942, konting aray na lang, 13 kiyaw na. Okay, 78% again, Metro Manila. Region 7 ay mayroong 7% at 17 new cases. And in other parts of the Philippines, 33 new cases totaling 15%. Of course, recovered by bagot ng new recovery sa 114, totaling to 2,843. And of course, new deaths, 837. Ganon. Global statistics tayo mga kapatid ng COVID. Parang tingin ko kung kumpara kahapon medyo tumaas ng 50 to 100,000 ha in a day ito. Total confirmed natin buong mundo mga kapatid. Dati kahapon 4.7, ngayon 4,892,550 na po. Ang dami po ng mga namatay sa sakit na ito kaya wag nating biru-biruin ito ha. 322,821 na po. At ang mga gumaling naman po mga kapatid, 1,686,448. Okay, Attorney, kamusta ka ba sa panahong ito? Medyo, in fairness, ganda na nga itsura mo ha. Aga mo nagising. Alas 5 ako nagising. Wow! Bakit? Natulog lang ako. Siguro nagkakaroon ako ng depression. Hindi naman depression, pero parang parang melancholia. Kasi nga, di ba, parang... wala, nakatayin ka sa bahay. Oo, hindi mo naman kailangan mo lang. Kasi itong problema sa COVID, yung mental health natin, kailangan natin alagaan. We have to make sure na we are in the utmost condition. Kasi kahit na gano'n pa naman ka-galing o ka-strong yung katawan mo, pag nagkaka-problema ka dito sa mental health mo, nagkaka-apekto. Na-apektuhan yan, nagkakaroon ka ng depression, nagkakaroon ka ng anxieties, and that will cause problems kasi minsan nagsushudo effect yung COVID yung COVID na mga negative na mga symptoms na parang na-imbibe mo, so yun ang dapat pantayan.
Di ba ang sabi nga nila, attorney, after daw ng COVID, ang second wave na babantayan natin is mental health illness. Dahil nga sa na-create na mental issues nitong COVID na to, maraming tao yung hindi nila alam what is anxiety, what is depression, na ngayon sa sarili nila, nararamdaman nila na pre-pandemic, wala naman silang ganun. Marami tayong nakikita mga posts sa Facebook, they're sharing what they're experiencing. Yung bigla na lang daw sila nagpapalpitate or hindi sila makatulog, naku, signs of anxiety yan. Attorney, hindi na nakikita sila madaming tao, natatakot sila, yung dalawa, yung tulog sila ay tulog, wala silang ginagawa, kumpain sila lang kayo, hindi sila tumataba, minsan nagkakaroon yung fever, feverish ka sa umaga, tapos biglang pagdating sa gabi, hirap ka matulog, that is, those are signs of depression, those are signs of anxiety disorder, post-traumatic stress disorder, yung mga ganun po. Sobrang bonggang-bonggang palagi ang nangyayari after any traumatic event in our lives. Kaya pangalagaan nyo po ang yung utak. At bagamat sinasabi nila, attorney, parang, oh, normal lang yan kasi may pandemic. Parang it's normal, but you should, attorney, recognize what you feel. I think it's the step one, yung know that it's okay to be not okay. Huwag yung tinatago mo lang, yung nagpe-pretend kang okay ka, pero actually, pinagpapalpitate ka na pala or hindi ka na pala makatulog. Diba, it's best to really share it to your loved ones, especially with your families. Diba, attorney, best nga to be with family talaga this time around. Hindi masyadong okay na nag-iisa ka. Ako nga nag-iisa pala. Pero pag weekend umuwi ako, it really helps me to ma-re-energize ako, attorney, to be with family. Pag-iisa, I usually talk to close people, pati mom ko, yes, kinakausap ko palagi. Kasi nga, tinatanong ko kung ano sila doon. Siyempre, mas natatakot ako for them doon sa US kasi medyo nga mataas ang rates doon. Taas doon talaga, attorney. Medyo ang per state kasi nga medyo may ibang state na ibang iniisip, may ibang state ang ibang iniisip. So, they are in a certain in a mode of uncertainty. Maganda nga lang medyo isolated yung mga ang bahay nila ng pamilya ko, kaya kahit papaano yung social distancing ay nafa-follow. Actually, totoo yan. May friends din ako sa US, ang sinasabi nila kung social distancing lang issue, grabe daw ang social distancing doon. Hindi lang talaga isang metro gaya sa atin, talagang matinding malayuan. Talagang siguro attorney, pag ganun, uso ang sigawan. Ngayon pa nga lang, pag nakamask ka, diba, usually mas mataas yung volume ng boses mo kasi hirap magsalita pag nakamask, nakakahingal pati. So, mga new norm. Kasi anong mainit ngayon, medyo nahihirapan yung mga tao magsuot ng mask, kaya, di ba? It's talaga, diba, attorney. Please. Oo. Tsaka, pero kung ako, attorney, naalala ko lang bigla about pag-wear ng mask, ano? Gusto ko lang ipaalala sa mga kapatid natin. When you wear mask, nakakita kasi ako, pag mag-uusap sila, tatanggalin nila. Yun nga yung point, kaya kayo nag-mask kasi yung laway nyo para hindi ho tumalsik. Hindi yung pag mag-uusap kayo, tatanggalin nyo para... para mas malinaw yung usapan, parang mali yun. Nakatingin ako natense ako sa nangyari. At saka yung iba na sa salita, yung mask na lang natin nandito lang. True. Yung mask na gano'n, nandito lang. Mas singot niyo pa rin yung anong mga mikrobyo ang nasa hangin. So dapat covered to dito. Pati nga glasses dapat meron kasi may hiding sila. It can also enter the eyes. Yes, actually, attorney, kaya yung malakas ang bentahan. Kaya nakakatakot. Oo, kasi siya sabi nila na baka basa rin ako ng article ganyan, attorney, na parang yung mga ibang nahawa sa mata pumasok. Kasi nga kung protected naman yung nose at mouth mo, chances are baka naman sa mata. So sabi nila, safe daw goggles or glasses or yun nga, face shield talaga. Para safe na safe, lalo kung pupunta kang grocery. Uh-oh. Ikaw ba nakapag-grocery na? Naranasan mo ba within this pandemic? Ang daming tao, tapos dikit-dikit talaga. So, medyo nakakapraning. Hindi, ako sinasabi ko sa, kasi isa lang may, may quarantine holder dito yung sa buhay. Ngayon, siya yung nag-grocery, siya yung pumasok sa sobrang quality control, paglabas niya, Diyos ko, lahat na lang sinispray ko sa kanya.
Nalungan sa dito ang sakit. Wala. Pag ano doon, pagpasok niya dito, bihis na agad. Basta pambahay, tama. Maligo, magbihis. Maligo. Wala akong pakialam kung, yun, para sigurado. Isang araw sa pinaka nakakapag- kasi Oo, totoo yan, totoo yan. Isa nga daw sa pinaka nakakapagod these days, attorney, yung ligo ka ng ligo pagkatapag galing mo sa labas. Parang, ako ba napuputol, attorney? Sorry, baka internet ko to. O ikaw. Parang medyo nag-freeze ka. Ala. Nag-freeze ba ngayon? Hindi na. Hindi, medyo parang yung okay lang ba? Line. Oo, yan. Naririnig na kita. Hindi ko alam, baka internet ko to. Baka ako ang may problema. Okay. Baka bumabagal. Okay. Anyway, BJQ tayo, pero kailangan daw mag-timeset muna. Maaga pa, 8-10 pattern, ano ba nga kwentuhan natin ngayong umagang to? Okay, pag-usapan muna natin nangyaring ABS-CBN kahapon, ha? Ang nangyari sa camera kahapon. Ito ba? Ayun, siguro ayusin muna natin yung internet ni Attorney Bruce. Akala ko all along internet ko, baka siya lang ano. Pero I think pinag-uusapan kahapon natin, kapatid, mga kapatid, ano, yung nangyari kahapon sa camera. I'm sure na panood at nabasa nyo na yung balitang yan na ang prangkisa po ng ABS-CBN ay ibabalik po sa committee level dahil nga daw kailangan ang pag-usapan na ay yung 25 years. Kung natatandaan ninyo last week, ang pinasa nila sa second reading ay provisional franchise. Andiyan ka na? Okay na? Clear ka na? Yes, I do na. Ayan. Sabi ko okay na. Kanina hindi ko lang tinihan. Sige, you were saying. Go muna. Go. Yun yan. Parang nag-ano si... parang ang gusto niya... Oo, sa ABS. Yung parang sinasabi nga ng mga ano, ng marami nga nagsasabi na medyo may pagkakamali yung ano yung procedure dun sa provisional franchise. So parang sinasabi ng iba na, why don't we just go to the 25 years. Pag-usapan na natin 25 years. Marami atang may gusto ng idea ng 25 years. Do ang alam ko, ang ABS-CBN, parang kung ano ibibigay sa kanila, okay lang. Ganun lang sinasabi nila. Basta mayroon silang franchise na pwede silang makapag-operate agad. Mm-hmm. Now, ang problem dito is that dinecide na din naman ng kapulungan na they are going to continue with the 25 years na lang na franchise. So mas magtatagal, 'di ba? Nakakatawa, sorry for the word. Kasi kahapon nag-hearing itong Senado at yun nga yung pinag-uusapan. Dapat ba tayong mag-hearing na tungkol sa prangkisa hindi pa nga natatapos ng kamera? Ano bang version, ano bang kulay, ano bang itsura ng prangkisa ng ABS? Pero kahapon, may nagpo-push nga na bakit hindi na natin i-hear yung 25 years kaysa provisional franchise? Kahapon kasi sa hearing, nandun din si dating Senate President Enrile. At ang sinasabi niya, ano bang sense nitong nag-e-extend kayo ng limang buwan? Dapat ang pinag-uusapan natin dito, 25 years of legislative franchise na mismo. So, kahapon medyo malabo din yung usapan. Ano ba? Provisional franchise bang pag-uusapan o 25 years? Pero kahapon, ang sinabi ng mga senador, sige, provisional franchise muna kasi anyway, okay lang naman sa ABS daw. Basta ang, kasi ito, attorney, ang sinasabi ng ABS, ha, kaya na lang nila magpasweldo in 3 months. In August daw, retrenchment na sila. Pag hindi sila nakapagbalik ng ere. Kaya sabi ni Carlo Katigba kahapon, ang priority nila, we want to get on air as quickly as possible. Tapos pagdating yung hapon, biglang sabi ni Speaker Cayetano, balik tayo sa 25 years, pag-usapan ulit natin. Tatagal talaga yan, attorney. Naku, talagang medyo may problema yata ang internet na attorney. So, and we don't... Ayun. Na akong ayusin to. Mag-break na lang muna tayo para magawaan ko ng paraan. Sige, break ko na medyo, muna. Sige. Okay, para maka-refresh ka. Mag-break muna tayo sandali.
Okay. 8:40 na ng umaga mga kapatid. Babalik pa ang WhatsApp. After a few reminders. Luzon Enhanced Community Quarantine. Sa mga papasok at lalabas ng Pilipinas, papayagang makapasok ng bansa ang mga Pilipino, pati ang anak at asawang foreigner nito. Ang mga galing China, Hong Kong at Macau ay isa sa ilalim sa 14-day quarantine. Ang mga dumating from abroad ay dapat mag-undergo ng 14-day mandatory home quarantine. Papayagang umalis ang mga OFW, balikbayan o foreign nationals pero dapat within 24 hours mula nang umalis sila sa kanilang pinanggalingan ang schedule ng flight. Hindi allowed lumabas ng bansa ang mga magbabiyahe bilang mga turista sa alinmang destinasyon. Pinagbabawal ang maraming maghahatid sa mga paalis na biyahero. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Tole, tupad, hashtag BKBK Project. Ano ang dapat mong malaman? Magkano matatanggap ng subsidy ng mga qualified workers sa ilalim ng tupad, hashtag BKBK Project ng Dole? Ang sahod na matatanggap sa programang ito ay nakadepende sa pinakamataas na minimum wage ng bawat rehiyon. Para sa NCR, 8,000 pesos. CAR, 5,500 pesos. Region 1, 5,500 pesos. Region 2, 5,500 pesos. Region 3, 6,500 pesos. Calabarzon, 6,500 pesos. Mimaropa, 5,000 pesos. Region 5, 5,000 pesos. Region 6, 6,000 pesos. Region 7, 6,000 pesos. Region 8, 5,000 pesos. Region 9, 5,000 pesos. Region 10, 6,000 pesos. Region 11, 6,000 pesos. Region 12, 5,000 pesos. And Caraga, 5,000 pesos. For more information and updates, follow Dole's official Facebook page. A public service announcement from PCOO, DOH, KBP, and this station. Sama-sama, tulong-tulo, ating labanan ng COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot, kung sama-sama ay walang problema. Labanan ng COVID, labanan ng COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Ang mga fake news ay di dapat pinapatulan. Ito lang kayo makinig ng totoo. Dahil ang dulot lang nito ay gulo at kalituhan. I do not have the duty to lie to you. Bakit ako magsinungaling? Kaya't huwag maging biktima. Sa pamahalaan, magbigay tiwala. No, pakiusap ko lang. Huwag kayong mag-fake news. Pag mag-fake news kayo, mag-fake. Make sure your opinions are based on facts. Be aware. Stay updated. Be educated. Stop fake news. And dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, KBP, DOH, at ng himpilang ito. Iyon. Ay, nawala. Ba't mag-isa lang ako? Good morning, mga kapatid. 8:80 na po ng umaga. Nagbabalik po ang ball. Tsaka inaayos lamang po ni Attorney Bruce Rivera ang kanyang medyo naglolokong internet. Habang ang mga naghahanap po kay Attorney Jess Falsis, medyo masama pakiramdam. Let's pray for him para ho gumaling na siya agad. Kanina ho, ang pinag-uusapan pa rin po natin ay yung pong prangkisa ng ABS-CBN na akala po natin ano within this month or at least hanggang June ay maraming umasa na baka mabigyan sila ng provisional franchise. Ano bang ibig sabihin kapag provisional franchise? Ibig sabihin panandalian lamang habang hindi pa nare-renew yung kanilang 25 years na prangkisa. So kahapon, dininig ng Senado kahit pa hindi pa umaakyat sa kanila yung final bill coming from the House of Representatives. Dapat kasi mga kapatid, kapag mausap ang prangkisa, mag-e-emanate or mag-originate from the House at saka aakyat sa Senate. Pero dahil nga binibilisan na, sumasabay na ng hearing ang Senate. In practice, pwede naman po yan. Pero hindi nila pwedeng tapusin yung deliberasyon at yung debate hanggat hindi umaakyat yung bill ng galing sa Kamara. So ang sinasabi ni Senator Wynn Gatchalian kahapon, hindi sila maglalabas ng committee report hanggat hindi umaakyat yung final bill sa kanila coming from the Kamara. Ang problema pagdating ng hapon,
mukhang walang aakyat na bill sa kanila, no, mula sa House of Representatives dahil ang ginawa ay biglang ang pag-uusapan na pala ay 25 years. So syempre, kaya mo nga sinabing magkakaroon ng provisional franchise for 5 months para nga bigyang daan sana yung mahabang usapan tungkol dyan sa 25 years na prangkisa ng ABS-CBN. Epe, biglang pag-uusapan na pala ngayon, so medyo ang sinasabi rin ng mga senators mukhang malabo na matapos hanggang June. But they're open to it. I mean, why not? Sinasabi nga nila, sayang oras kung pag-uusapan natin na ang 5 months or 1 year na extension, edi pag-usapan na lang mismo yung 25 years. Ang medyo nakakatakot lang dito, mga kapatid, syempre, baka may mga kakilala tayo or kahit di ating kakilala, actually, yung concern natin para sa mga empleyado na ang sinasabi ho ng ABS-CBN by August, kapag hindi pa po sila na ibalik sa ere, at dahil ngayon ho, continuous po yung pagkawalan, wala silang kinikita, sila po'y nalulugi, pero patuloy po yung pasweldo sa kanila pong mga empleyado. Ang sinasabi nung kanilang administration, yung kanilang mga pinuno, by August, baka magkaroon na ng retrenchment o magbawas na sila ng empleyado dahil syempre hindi naman ho unlimited yung resources nila. Paano ba ito? Ako ba ay may interviewin na? Game na ba? Okay, sige. Makakausap natin tungkol sa prangkisa. Ayan, andyan na. Asan na ba si Attorney Bruce? Andyan na daw siya. Pero, ayan. Yeah. Attorney, are you there? Wow! Ang sexy. Kailangan ko na maghubad. Makaya na kailangan. Oo. Okay. Kailangan. So, pasensya na. Kasi yung nagkakaroon ng problema ang internet. Okay lang yan. Nasa Pilipinas ka, normal yan. Oh God, may reset ko pa. But anyway, sige. Yun nga, alam ko naman na Go lang. Medyo nakakatakot na... For the employee's attorney ako, yun ang concern ko. Kasi baka hindi na yan naabot ng June. Not being negative attorney ha, pero kung 25 years na pag-uusapan, mahabang debate at hearing na yan sa committee level, ang session po ay hanggang June 5 na lang. So ang balik po natin ay third week of July sa SONA ng Pangulo. So baka doon na talaga yan full blast mapag-uusapan. Bakit naman kasi biglang tinanggal? Sino ba yung, okay, ang dami naman kasi talagang ayaw. So medyo nakakagulo na, sabi ko nga, it would be better para kahit papano, all out, lahat tayo, hindi tayo yung mga empleyado, walang problema, yung ano naman, we'll buy peace, we'll buy time. Kaso hindi, maraming ayaw. So siguro yun, Speaker Cayetano felt the pressure kasi marami din naman nagsasabi na hindi tama. Sige, attorney, may makakausap tayo sa linya ng tayo, sa linya ng telepono. Nasa StreamYard na nga pala tayo. Kakausapin natin ha si Agusan del Norte Representative Lawrence Fortun para medyo makwentuhan tayo ano bang nangyari. Kong Fortun, nandiyan ka na ba? Good morning po sa inyo, sir. Kong Fortun, maying buntag. Diyan na ba siya? Ah, wala pa daw. Okay, anyway. Okay. Ayun na siya. Hi, sir. Good morning. Maying buntag, sir. Ayun, maayos ang internet, sir. Attorney Bruce, go ahead. If you wanna ask question na. Fortun, ano pa? Magtatagalog na lang ako kasi kahit Bisaya ako eh. Bisaya din ba? Fortun, ano ba pong nangyari sa Kongreso kahapon at tila biglang nag-turn around si Speaker Cayetano and in fact siya na nga siya yung nag-introduce ng provisional franchise parang sinabi niya na let us move on to discussing the 25-year franchise tapos may binigay siyang mga kondisyones. Ano po sa palagay niyo ang wisdom dito or do you agree with that? Well, ang sabi ni Speaker, ang wisdom daw nito ay dapat ang Kamara ay ma-focus yung kanyang attention sa more important and urgent measures no that would address the COVID-19 crisis pati na yung stimulus package no na mag-address sa problema ng ekonomiya gawa ng crisis na ito. Kaya gusto niyang mawala lang muna sa plenaryo ang pag-uusap tungkol sa ABS-CBN franchise at doon na lang mag-concentrate sa Committee of Legislative Franchises. Yun po ang sabi ni Speaker, pero kami po ay hindi sang-ayon no, na iwanan yung House Bill 6732. Bagamat hindi, doon kasi sa proseso, hindi naman namin pwedeng i-oppose yun. Because it is the prerogative of the author of a measure whether to pursue his measure or not anymore. No? So
wala pong motion kasi to suspect to abandon the bill. Talagang decision ng authors not to anymore pursue it. So that's the prerogative of the authors. So nangyari, walang referral to the Committee of Legislative Franchises. Bakit walang referral? Because yung House Bill 6732 po ay hindi... Ah, dahil 5 months lang yon. Ang pag-uusapin nyo ay 25 years na. That may bill na yon, sir, di ba? Yung House Bill 6732 po ay tinakel ng Committee of the Whole. Of the Whole, yes. It was never ever referred to the Committee of Legislative Franchises. Mm-mm, so tama. When the House Bill 6732 was abandoned and no longer pursued, so nawala na lang siya. It died a natural death there. And so balik tayo doon sa mga pending measures sa Committee of Legislative Franchises. Pero yung nga po, ang posisyon namin ay sana ipinasa na yung House Bill 6732 kasi hindi naman din kami maiistorbo sa aming focus. Kung pinasa namin yon, tapos na. Dadalhin na siya sa Senado at ang Senado na po ang magtatalakay noon. Pero yung sinasabi po ni... Sabi po ni Speaker Cayetano kahapon, nakapakinig po ako sa isang interview niya, nakausap daw niya kasi iba't ibang mga political parties over the weekend at iba't ibang mga kongresista rin, mga liderato sa Kamara. At sabi niya nagugulo-gulo na raw yung debate kung saan-saan na napupunta, so might as well balik na tayo ulit sa 25 years. Of course, sir, I know you're open to that. I mean, yun naman talaga yung goal, di ba? Renew the 25-year franchise of ABS. Pero sir, are you also aware, I mean, most of you are aware na may mga nanganganib pong trabaho dito, ha? Dahil ang sinasabi po ng EBS by August ay retrenchment na sila pag hindi sila makaback on air. Paano po yun? Yun nga po yung aming tinutulak na kasi ang lumalabas kahit pa man nung binalik sa second reading ito ay they can draw 3 conclusions from the interpellations and the manifestations of the congressmen or the congresswomen during the second reading. Tatlong conclusions po basically. Number one, that it is urgent to address the displacement of 11,000 workers. Number two, it is urgent to keep ABS-CBN on air in the middle of this pandemic because there are really too many areas, especially in Mindanao, na hindi abot ng ibang stations at abot ng ABS-CBN. At importante yung kanyang papel sa paghatid ng mga importanteng impormasyon. And third, that there are really issues to raise against the network that should be addressed also by ABS-CBN. So how do we address these 3 issues, no, na lumalabas sa conclusions noong interpellations and manifestations? House Bill 6732 would have been the prudent direction that the House could have taken. Kasi ma-address yung 11,000 workers na displaced, ma-address din yung pagbalik sa ere, but ma-address din at the same time yung issues laban sa ABS-CBN doon sa Committee on Legislative Franchises. And pagka naipasa na yun, Congress or the House can already focus, no, or channel its attention to the more urgent measures that we need to pass, no, in the middle of this crisis. So ang pupunta na sa Senado yung House Bill, sila na magtatalakay noon, habang kami naman ay tutok na doon sa stimulus package, doon sa mga COVID-19 measures ng House. Congressman, I'm looking into your arguments at yun nga ang una kong na notice is that number one, parang sinasabi ng iba na parang yun nga yung 11,000 yung 11,000 employees na magkakaroon ng problema. Of course, ako naman ang sinasabi sa second is that para sa Mindanao ata karamihan ng mga nakakakuha ng channel lang doon ay ang ABS-CBN. Isn't it not also the duty of Congress to inform the other networks who are granted franchise? Why is it so? And secondly, marami naman din pong hindi sa pagmamayabang ang signal marami ding coverage doon sa Mindanao kasi nga ano lang siya, satellite dish lang siya at nakakakuha din siya ng balita. So parang I'm going more into the the employees na mawawalan sila ng trabaho. Now secondly, ano ba yung time plan natin with regard to the passing of the franchise? Kasi una, wala namang assurance, 'di ba, na mapapasa siya kasi hindi natin alam kung ano yung how the deliberations will come about. Pero so what is the assurance that if we take into account the employees, baka
we are just giving them false hopes, kung ganun. Yes, tama po kayo, Bruce. There is really no assurance, no, what will happen, no, after deliberations are done in the Committee on Legislative Franchises. No, di natin alam. Kasi nga, kahit sa panayam kay Speaker kahapon, yung sa tanong-pati niya, sabi niya, let's see. No, pakinggan natin ang lahat ng panig, pakinggan natin ang lahat ng issues, and let the committee handle this, and let's move on from there. No? So there's really no assurance that the franchise will be granted, especially the longer franchise. No, the 25 and we know for a fact, sir, na 2 weeks na lang kayo, ha? At kayo ho'y magbabalik sa third week of July. So medyo alam natin ang timeline natin dito, nagdedelikado. Anyway, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney, okay ka na ba? Dahil daw may kabakulang si Congressman. Salamat, Comfort 2. Salamat, sir. Thank you. 8:30 na po ng umaga. Magbabalik po ang Bolja. The Isuzu Travis? Whoa, what a lightweight truck! Can it do what our business needs? Yeah, it can! Will it drive on country roads? Smoothly. City streets? Like a dream! Heavy cargo? Lots of space. Climb up a hill? With ease. How are the brakes? Stops on a dime. But will I get pulled over during a truck back? With this small body? Not at all. The all-new Isuzu Travis. Get ready to transcend your business. Visit an Isuzu dealer today. All-new Isuzu Travis. Transcend your business. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo. Quality above all. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Panukalang pagbibigay ng provisional authority to operate sa ABS-CBN ng kamera na udlot. Umaksyon si Zony Esguerra. Sinabi ni House Speaker Alang Peter Cayetano ang House Bill number 6732 na panukala na layo mabigyan ng provisional franchise ang ABS-CBN. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Cayetano na ito ang napagpasyahan makaraan ang konsultasyon sa mga leader ng Kamara. Magpo-focus na lamang ang Kamara sa pagdinig sa mga panukala kaugnay sa 25 years franchise ng network na inaasahang matatalakay pagkatapos pa ng SONA. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng mas malalimang pagdinig sa prangkisa ng ABS-CBN. Ayon sa House Speaker, mas abala ang Kamara sa pagtutok at pag-aproba sa mga panukala na may kinalaman sa COVID-19 response. Nilinaw ni Cayetano na hindi sinasabi ng Kamara na mali ang legal opinion ng National Telecommunications Commission. Pinanghawakan lamang anya ng Kamara ang testimonya na ibinigay ng NTC sa naunang committee meeting na sinasabing magbibigay ang NTC ng provisional authority to operate sa ABS-CBN habang hindi pa nakapagdesisyon ang Kamara sa application for renewal ng franchise ng ABS. Umaaksyon, Sonny Reyes Esguerra, Radyo 5, 92.3 News FM. Sa ibang balita, pumalo na sa halos 5 milyon ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 4,971,763 ang tinamaan ng virus sa 213 mga bansa. Naitala naman sa 324,166 ang death toll dahil sa virus. Naka-recover mula sa sakit dulot ng virus ang 1,950,922. Pinakamataas pa rin ang US na pumalo na sa 1,567,402 cases at may death toll na 93,352. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3. News FM. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo. Quality above all.
Kaisa nyo ang Alagang Kapatid Foundation Incorporated sa pakikipagtulungan upang masugpo ang COVID-19 virus at upang makapaghatid ng tulong sa ating medical frontliners at iba pang mga kapatid nating nangangailangan. Donate to Alagang Kapatid Foundation and be #OneAgainstCOVID-19. Mga kapatid, help us raise funds for food packs, hygiene kits, and care packages for our frontliners. Just go to donate.paymaya.com or use the Pay Bill section of the PayMaya app. Maaari ring mag-donate through Shopee. Just go to our Shopee account, shopee.ph/alagangkapatid. For further details on the mechanics on how to donate to #OneAgainstCOVID-19, please go to Alagang Kapatid Foundation Incorporated Facebook page. With your help, we can raise funds for health and relief packages, critical hygiene and medical supplies, personal protective equipment, and more. Salamat, kapatid. Yep. Ayan po. Nagbabalik po ang iyong pambansang pampagana sa umaga ito. Ang Baljo, ako po sa Attorney Bruce Rivera. Ako po si Mayan Los Baños. Good morning po sa inyong lahat. Attorney, kausapin na natin. Nasa ating kasama na sa StreamYard, si Yusek Maria Rosario Verhere ng DOH. Hi, Yusek. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Opo. Okay. Attorney Unay, ako na unang magtanong. Okay lang? Ikaw na muna. Yusek, doon tayo sa usaping mass testing na medyo maingay-ingay nung isang araw pa. Ano? Siguro umpisan po natin yung terminong mass testing. Mukhang marami po yata nagkakaroon ng ibang notion na lahat ng 100 milyong Pilipino ay matitest. Ano po ba ang take muna ng DOH dito? Nagkakaroon na po tayo ng mass testing. Tama po ba? Tama po yan, ma'am. No? So, mula pa ho nung umpisa, hindi namin ginamit yung term na mass testing. Kasi alam namin na magkakaroon ng confusion at baka isipin ng ating mga kababayan na lahat tayo ay dapat i-test, na hindi naman dapat. Ang ginagawa ho natin ngayon at ang ginamit namin ay expanded testing. This expanded testing, pinapatupad na ho natin to mula pa nung umpisa. Dito sa expanded testing, may 4 na subgroups ng individuals tayong binigay. Subgroup A would be the severe and critical, subgroup B would be the vulnerable population. Ang dinagdag natin, ang pinalabas natin yung expanded testing, yung subgroup C and subgroup D. Subgroup C, ito po yung mga mild symptoms na may exposure. And subgroup D, ito po yung mga walang sintomas pero may history of exposure. Ito po yung mga nako-contact trace natin, yung mga PUMs natin dati. So ito po expanded testing, pinapatupad na po natin ito. Mga bawat local government units natin, ginagawa na po nila ito ngayon. Ito? Ako naman, itatanong lang ako. Kasi karamihan po ng mga nagsasabi na wala tayong proper testing protocols and everything, medyo uminit po ang ulo ko. Kasi alam ko naman po na talagang we really have a testing protocol at alam po natin na we cannot do a more comprehensive contact tracing because yung batas natin limited to to a certain point na hindi natin pwedeng yung parang manghimasok na lang talaga sa movement ng tao. Ang gusto ko lang itanong doc is that yung responsibility ba ng bawat Pilipino to put the testing, the expanded testing to futility, kasi di ba po doc, kung konti lang yung alam natin na at risk, mas madali nating i-test. Pero kung ang lahat ng Pilipino ay lumalabas, they're not responsible enough to do proper social distancing, or they have propensity to violate the laws, o kaya gagawa ng palusot, is that a something that will in the long run create a problem with our testing itself? Kasi mas dadami ang iti-test natin. Tama po ba do? Definitely po. Dahil nakikita ho natin ang laging nga ho namin pinapaulit-ulit. May responsibilidad din po tayo bilang mamamayan. Hindi lang po gobyerno ang kailangan kumilos dito. Kailangan po ang mga mamamayan ay sumunod sa mga pamantayan ng gobyerno. Kung sakasakali pong dumami uli ang ating mga kaso dahil nga po dito sa pagre-relax ng ating community quarantine, dahil nga po nagkaroon po tayo ng mga pakikisalamuha uli ng bawat isang tao,
baka po ma-overwhelm ang system natin. Yun po yung kinakatakot natin. That's what one of the things that we are trying to prevent is ma-overwhelm ang health system. Kasi katulad niyan, ang health system, kasama po dyan ang ating testing, kasama po ang ating mga ospital. Kapag po tumaas po ang kaso, as sinasabi nilang second wave, yun po ang ating pinaghahandaan, yun po ang ayaw natin mangyari. Kaya gusto natin makinig ang ating mga mamamayan sa mga sinasabi ng gobyerno. Yusek, actually doon ako papunta. Simula ho nung medyo nag-relax, nag-GCQ sa ilang mga probinsya in the last 2 weeks and then nag-MECQ po tayo ngayong weekend, kita na po ba ng DOH yan, Yusek, kung medyo may spike po tayo o pagtaas ng kaso muli ng transmission o infection? Wala pa naman tayong nakikita no, na ganyan ngayon. Ah, kasi alam naman natin na may incubation period pa ang ating sakit na ito. Okay. So, aantayin natin yan. No? So, we are going to evaluate again 2 weeks after. Alam mo, ma'am, naiintindihan naman natin ano, na gusto nang bumalik ng ating mga kababayan sa dati nating gawin, makapaghanap buhay, makalabas. Pero ang atin naman, kaya naman natin ni-relax yung ating community quarantine because we have that safeguard of implementing dapat minimum public health standards. So kung susundin natin ito, maaari naman tayong bumalik at magkaroon ng new normal kung susundin po natin ito. Isang tanong pa ako, ma'am. Sabi niyo kanina expanded testing, no? Apat na categories, vulnerable, critical, mild symptoms na may exposure, walang sintomas pero may history ng exposure. Kung yung mga kapatid po natin, kasi marami pa rin pong di nakakaalam eh, isa sila sa mga ito, saan po sila pwedeng pumunta? Kasi yung sinasabi nila baka may bayad or baka mahaba pa, baka din pauwiin lang din sila. Saan po yung sure na matetest sila, ma'am, Yusek? Ang atin pong mga local government units ngayon ay nagsasagawa na ng swabbing, no? Ibig sabihin, kinukuha na ng specimen yung ating mga kababayan dun sa kanilang area para sila na po ang bahalang magdala kung saan i-test sila, no? Kung anong testing center nila dadalin. Wala pong bayad. Ang PhilHealth po ay sinasagot ang testing. So lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth dahil sa Universal Health Care Act. Kaya lahat po ito ay libre. Wala silang dapat ibayad po. So huwag matatakot na pumunta ng LGU at magpa-test, lalo kung may nararamdaman, Yusek, ano? Tama po, no? Yan nga rin po ang aming hinihiling na sana voluntary na po na magpunta sa ating mga local government units, lalong-lalo na kung alam nila na na-expose sila sa isang pasyenteng may COVID. Pwede silang magtawag, di ba, Doc? Pwede silang tumawag sa mga hotlines kung gusto nilang magpa-test. Ang isang question ko, Doc, dito is with regard to the monitoring or the ang tinatawag nilang stay safe. ito yung parang mobile app na which will actually parang tell you kung merong nag-COVID sa area or kung ikaw man ay medyo merong problema na mga symptoms na you can be monitored later on. Ano na po yung nangyayari? Are the Filipinos open to it? Kasi ang pagkakaintindi ko, ang daming reklamo na parang ayaw nilang matignan kung saan ang movement nila, ayaw nilang ganito, ayaw nilang ganyan, which defeats the purpose of contact tracing kung wala namang support ng ating mamamayan. So ano po ba yung standing ngayon ng mga ano natin, ng ating mga mobile applications? Actually, ginagamit na ito no, ng ibang mga local government units, itong Stay Safe app, para sa kanilang contact tracing and pagmamonitor nga ng ating mga kababayan. Ito rin ay inadapt na ng ating interagency task force at nakapaloob na sa isa sa mga resolusyon nila na dapat gumamit na tayo ng mga ganitong technology. Actually, you'd find in some of the LGUs practicing talaga yung mga good practices for contact tracing, they are using this kind of applications. But although we understand the sentiments of some of our citizens kasi sinasabi mababiolate ang privacy nila and all of these things. So ito naman pong app na to, kapag ginamit po, meron po tayong mga data sharing agreements, meron po tayong mga pamantayan na pinatutupad together with DICT para lang po at saka sa ating National Privacy Commission para po hindi tayo nakaka-violate ng mga karapatan ng bawat tao.
Mama ko, balikan ko lang konti yung, ayun, balikan ko lang konti yung mass test, expanded testing po, ano. What about yung private entities, Yusek? Gano'ng kahalaga ito? Kasi may iba pong nagsasabi na minsan daw masyadong mahaba ang pila sa LGUs. Yung iba dumidiretso daw dun sa mga private organizations, mga Red Cross, mga ganon. Mahalaga rin po ba yung tulong nila sa ganitong pagkakataon? At saan-saan po pwedeng pumunta? Napakalaking halaga, ma'am, ang tulong ng ating private sector, no, dito sa ating ginagawang expanded testing. Actually, if you look at our figures, about 60% of the test that is being done in the country is being contributed for by the private sector laboratories. At unang Philippine Red Cross, yes. So makikita ho natin yung tulong nila talaga na naandyan po yung mga laboratorio ng private na kasama namin, no, na nagki-cater dun sa mga kailangang i-test dito sa atin sa bansa. So, big help po ang private sector. We now have this collaboration is a public-private partnership, yung tinatawag po na T3. This is to test, to trace, and to treat. Ito po ay ginagawa na natin ngayon, and they are willing, they are helping us a lot para po ma-sustain po natin itong pagtaas at ma-reach natin ang capacity of 30,000 tests per day by the end of May. Marami pong nagsasabi na ang mga ibang bansa who are producing the test kits, yung RT-PCR, medyo naghihigpit na rin sa pag-i-export niyan because they're also stockpiling for their own citizens. Ngayon po, Doc, sa atin sa Pilipinas, how are we coping with procuring these test kits po? Actually, we have sufficient testing kits. Ang problema natin ngayon would be the other logistics, the other supplies for the laboratory. So, there are other reagents and other supplies that is being used by our laboratories na medyo nahihirapan tayo ngayon mag-source kasi nga may competition internationally. Pero ang maganda naman sa atin ngayon sa Pilipinas, meron tayong local production. You remember the UPNIH kits? Yes. So nandyan po sila, they are on to the final stages ng kanilang nirebisa na testing kits. Pagka po na iayos na po natin yan, somehow we will be assured, no, because we have a local producer. Ma'am, bago ka namin pakawalan, siguro message to the public dahil baka akala nila na bago yung itsura o pangalan ng quarantine, eh wala na yung virus. Ang dami na hong tao sa labas this time. Yes, ma'am. Salamat po. Sa ating mga kababayan, gusto lang po namin ipaalala sa inyong lahat, kahit po nagkaroon na tayo ng iba't ibang terminologies, no? Meron tayong GCQ, may modified ECQ, meron tayong ECQ. Iisa pa rin po ang ating babalikan na prinsipyo. Tayo pa rin po lahat dito sa Pilipinas ay naka-community quarantine. Bakit po ba natin ginagawa yan? Kasi gusto po natin na maputol ang transmisyon ng sakit na ito at bumaba ang ating mga kaso. So ibig sabihin, kapag tayo ay lahat ay nasa community quarantine pa rin, no matter what level it is, kailangan stay at home pa rin kung hindi po essential ang paglabas, kung hindi po kayo kasama dun sa essential services na sinasabing pwede na magtrabaho, sa bahay lang muna po tayo. Tulungan po natin ang gobyerno. Meron tayo lahat obligasyon at responsibilidad. Hindi lang po gobyerno dapat ang nagtatrabaho. Kailangan bawat isa sa atin ay may responsibility to take care of ourselves, to take care of our loved ones, and to take care of the community by staying home and practicing all of these measures na sinasabi po ng ating government. Very well said. Maraming salamat, Yusek Maria Rosario Verherde po. Until next time po, ma'am, kukulitin namin kayo. Thank you, ma'am. Ingat po kayo. Maraming salamat. Thank you po. Si Yusek Maria Rosario Verherde po ng Department of Health. Sabi Attorney Bruce, may joke dyan kay Yusek eh. Pag daw ikaw ay lulubog sa kumunoy, siya ang gusto mong kasama. Kasi napakakalmado niya. Kalmado. Alam mo, parang lulubog na tayo. Kahit alam mo, nabibisit na siya. Oo. Ipiko na siya. Nakakatulong, no? Nakakalma siya ng senses kahit pandemic yung pinag-uusapan. Attorney, basahin ko ang BJQ para makasagot ka ha. Sige, para sa ating BJQ, pag-usapan natin kung ano nga
ba sa tingin nyo ang mainam na paraan para makapagsagawa ang gobyerno ng malawakang testing para sa COVID-19? Tila nagkakaroon kasi ng kalituhan matapos sabihin ni IATF at Presidential Spokesperson Harry Roque na walang kakayahan ang gobyerno na magsagawa ng mass testing. Matapos itong maiulat kahapon agad nilino ni Roque na hindi ibig sabihin nito na hindi nga talaga kaya ng gobyerno na magsagawa ng malawakang testing. Paliwanag ni Roque, expanded target testing kasi ang ginagawa ng gobyerno at hindi mass testing. Ibig sabihin, umano, may target lamang na porsyento o bilang ng populasyon ang isinasailalim sa testing. Tulad ng halimbawa na ginawa ng South Korea. Hindi naman umano kasi talaga kakayanin ng sinumang bansa na i-test ang lahat o ang milyong-milyong populasyon nito. Kaya naman pagilino ng kalihim, hindi totoong walang ginagawa at walang plano ang gobyerno pagdating sa malawakang pagtitest sa publiko. Sadyang hindi lang umano angkop ang termino na mass testing. Ayon naman sa Department of Health, sinimula na ng gobyerno na expand o palawakin ang kanilang testing sa pamamagitan ng pag-test ng mga individual kahit pa mild symptoms ang mga ito. Noon kasi ayon sa DOH, nakatutok sila sa mga vulnerable, severe at critical cases. Bilang tugon rin sa mainit na issue tungkol sa mass testing, sinabi ng tagapagsalita ng DOH na katatapos lang nating makausap, Assistant Secretary Maria Rosario Vergere, na iniiwasan rin talaga nila ang paggamit sa terminong mass testing dahil tila ibig nitong ipakahulugan ay buong populasyon ang isa sa ilalim sa testing. Kayo mga kabolyak, anong say nyo dito? Salin na sa aming bolyakan at sagutin ang aming bolyak question of the day na, ano nga ba sa tingin nyo ang pinakamainam na paraan para makapagsagawa ang gobyerno ng malawakang testing para sa COVID-19? Attorney Bruce? Ayan. Okay. Ako naman ang masasabi ko dito, kahit ano pang gawin ng gobyerno natin, kung walang shared responsibility nga ng taong bayan, kung wala talagang, kung may mga pasaway talaga, kung may mga hindi talaga magpa-follow ng proper protocols, kung may mga makasarili na yung sarili nilang gusto at sarili nilang hilig, eh, mairaos lang nila, okay na, wala silang pakundangan kung may mga tao na masasaktan. Ito po kasi yan eh. Wala pong bansa talaga na magkakaroon ng mass testing as in 104 million Filipinos, for example, or 300 or a billion Chinese, or even 300 or 400 million Americans, because it is improbable. It is impossible. Kasi nga, una, pagkatapos mong matest ito, pagbalik po sa last na tinest mo, malamang baka may na-infect na bago. So kailangan talaga nating i-focus 'yon sa mga may sakit, sa mga may chance na magkakasakit at sa mga merong exposure sa may sakit. Ngayon, kung hindi tayo magpa-follow ng social distancing, kung hindi tayo magpa-follow ng proper rules and regulations, hindi po natin matutukoy agad-agad kung sino ang pwede nating i-test, kasi palawak yung patibong natin, palawak ng palawak yung mga tao na kailangan natin i-test. Yun po yung problema sa mga tao na nagiging pasaway. Kasi oo, may problema. Oo, nahihirapan kayo. Oo, nahihirapan tayo. Oo, kulang ang ayuda ng gobyerno. Oo, nakalimutan tayo ng gobyerno kahit papano. Pero at the end of the day, your actions will not just affect you, but will affect everyone around you and even in the Philippines. Because kung hindi natin, kung targeted testing tayo, kung padami ng padami ang targeted testing, maubusan tayo ng kits, maubusan tayo ng testing protocols, maubusan tayo ng testing centers. So, hindi na natin matitest. And ang mangyayari dyan, we can no longer control the disease. Yun po talaga yung problema sa ganyan. So, kayo pong mga Pilipino na hindi na iisip, isipin nyo naman po yan. Kasi tayo lahat gusto natin mabuhay. Yun lang. Ay, okay. Ako naman, attorney, nakalma ako doon sa, bagamat of course naman si attorney Jess, na alam natin ang pinaglalaban niya talaga, mass testing. Of course, kulang pa rin talaga. Sinabi ni Yusek Vergere, di ba, 30,000 per day ang kanilang target. And maayos yun, may goal tayo. Sana lang soon mangyari yan, ano. Pero ako, nakalma ako doon sa idea na at least hindi na lang critical tsaka severe yung pwede magpa-test. Kasi di ba nung mga first weeks, kailangan parang halos mamamatay ka na para makapagpa-test ka. Pero yung iba, konti lang yung testing kit natin. Correct. So at least ngayon, attorney, nakalma ako doon sa idea na kung may mga kababayan tayo na inuubo na kayo,
o kaya may lagnat, sabi ni Yusek ha, pwede na kayong pumunta magpa-test kasi may mga kilala tayo na may nararamdaman na sila, pumila sila, pero pinauwi din sila. Sabi daw self-quarantine kasi nga hindi kaya mag-test noong mga unang linggo at unang buwan. So ako, okay na ako dun sa idea na hindi kailangang severe ang nararamdaman mo. Exposure lang ang meron ka kahit wala kang nararamdaman. Ako gusto kong sabihin yan paulit-ulit para mga kapatid natin na expose kayo sa isang COVID patient, pa-test na kayo because baka for all we know baka asymptomatic pero carrier pala kayo. Kaya nga maganda to, itong web, itong ano na to, itong app na to na stay safe. Kasi una, tatanungin ka kung meron ka bang mga conditions na ganyan. Pag meron ka, tatanungin ka, may magtatawag sa iyo na anong problema mo? Ganito ganyan. And then meron silang pwedeng gawin na pwede silang mag-scan ng sa area mo kung merong mga positive na nakalubilo ka within a certain meter sa paglalakad mo. Hindi mo your name will not be exposed kasi ang mga mayroon siyang parang scan eh, nagsascan siya sa within the area mo na meron ka bang nakahalubilo na may positive, naging positive or presumed positive. So maganda, so dapat tayong lahat maging mag-download dito so that we can be aware of our neighbors. Yun lang naman eh. Ano to? Di-download lang sa phone? Kasi ngayon, hindi ko alam, meron na ata silang iOS ngayon. Kasi ito, for example, sabi ng gender, yung tatay ko nakalagay, yung ako, tinatanong nila ko ano mo, tapos biglang, how to protect me. Meron pa silang COVID updates na parang by the minute or by the hour yung kanilang update kung saan nag-positive, saan yung lugar. So maganda ito na sasabihin sa'yo, parang sa area mo, meron bang confirmed COVID? Wala. Sabihin na, zero. So ibig sabihin, parang kahit papano, we should be aware of everything that's been happening. Nasa pandemic tayo, wala tayong karapatang magbububuhan by this time. I'm sorry, pero diba, we have applications na pala na ganito that we can download. We have TV, we have radio, we have internet. Read as much as you can so that you are informed, hindi ba? Hindi yung hindi mo alam kung ano nangyayari sa paligid mo. But I guess, huli na lang sa akin, attorney, bago lang tayo mag-extro. Early detection talaga. Early detection. That's why ako talagang pinuporsige ko rin talaga yung mass or expanded testing man yan, basta may nararamdaman, pa-test na para hindi na yung may pneumonia ka na, grabe na yun ang nararamdaman mo, saka mo palang malalaman na may sakit ka na pala. At saka, so, matakot, malinis ka lang talaga. Naka-mask ka, malayo ka sa tao, hindi ka naman talaga magkakaroon ng problema eh. Yun yan, sobrang ang daming pwedeng gawin na walang rason maging pasaway, walang rason na... Maraming pwedeng gawin na hindi na tayo aabot sa testing. Kumbaga, personal hygiene. Tayo, ako, lumalabas ako talagang hassle, maligo, mag-disinfect, pero gagawin ko kesa magkasakit ako, hindi ba? Okay, attorney, 8:57 na. Ikay mag-extra na. Dito na naman po tayo tapos sa dito po nagtatapos ang ating dalawang oras ng Baldyakan at Kabugan without Attorney Jess. Magkita-kita tayo muli bukas, no? Thursday ba bukas? May 21. Thursday bukas, May 21. Sa 8 to 9 in the morning dito lamang sa Baldyak at Radio 5, 92.3 News FM at 1 PA Signal Channel 1. Greetings po sa nanay ko, kay Josh Mercado na matagal na nagpapagreet, like Christy, and of course sa aking mga tao sa bahay na katulong ko ngayon, si Maymay at saka si Lingling. Mahal ko kayo. Okay, ako po si Mean Los Baños. Good morning po sa lahat. Dumadami rin ang binabati ko these days, ha. Ang aking nanay at tatay, Mr. Ernesto, Mrs. Estela Los Baños, si Tita Jerry Landin, si Pastor Jess Landin, na nasa Singapore pa rin. Sana makauwi na kayo. Si Nanay Christopher Min. And may nagpapabati sa aking mag-sweetheart, si Romel, siya kasi Mau Reyes, na nandyan ngayon sa New Zealand, na wala ng problema sa COVID. Buka pa sila. Aba, talaga naman. Ingat pa rin kayo dyan at enjoy. Sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, salamat po sa inyo. Samahan niyo ulit kami bukas 8 to 9 in the morning. Ingat po tayong lahat. Stay safe. Bye!
kayo tuwing umaga. Ang mga lodi ng social media nasa Radyo 5 na. Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsis, Attorney B at J sa umaga, Bolja, Ben Malu, Diva sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hati